Bawal na ang mga turista sa Kaybiang Tunnel. Ito ay na-declare ni Cavite Governor John Vicremulia kailan lang. Ang Kaybiang ay isang subterranean tunnel along the highway na kumakabit sa towns ng Ternate, Maragondon at Nasugbu. Umadaan ito sa loob ng Mount Palay Palay Mountain Range, isang protected area na may 4,000 hectares ang lawak. Lately, naging popular ang Kaybiang sa mga turista, lalong-lalo na yung mga nakamotor at bike. Crowded ito pag weekends dahil sa mga humihinto at gustong magpa-picture. Naging viral din ang isang away between riders. Ayon kay Gov, nakaka-traffic at nakakadumi ng lugar ang mga turista sa tunnel. Kaya bawal na ang pagtambay at pagsiselfie dito. Bawal na rin ang bike riding for leisure. Sa video na ito, titingnan natin kung makakadaan kami sa Kaybiang bilang leisure car riders. Bukod dito, gusto rin naming ipakita ang potensyal ng lugar na gawa ng isang scenic bikeway galing Ternate papuntang Nasugbu. Ito po ang Pinay Architect advocating design for sustainable living. Hello! Dito kami ngayon sa Antero Soriano Highway sa Kawit. Didiretso yun namin ito papuntang Kaybiang, pero dadaan muna kami ng Nobeleta, General Trias, Sansa, Naik, Maragondon, pagkatapos ay sa Ternate. Medyo matraffic pagdating dito sa General Trias hanggang Tansa, kaya nga ayaw namin tumaan dito. Pero okay lang, maganda naman yung pupuntahan natin. Hi! Konting background nga pala sa amin. Ako si Amila, isang architect at urban planner. Kasama ko ang aking husband na si Melvin, isang programmer. Type naming lumabas kung saan maraming puno at presko ang hangin. Recently, nagsimula ulit kaming magbike. Ginagamit ko lang ito para umikot-ikot sa city. Si Melvin mas seryoso. Ambisyon niya sanang makaakyat sa Kaybiang. Yun nga lang, bawal na. So kotse ang dala namin ngayon. So andito na kami ngayon papasok sa Maragondon. May checkpoint dito, malamang haharangin yung mga bikers. Pero hindi kami sinita pagdaan namin. Dahil kaya nakakotse kami. Okay, bago tayo pumasok ng Mount Palay-Palay, stop over muna tayo dito sa Mountain Brew Coffee Shop para kumain. Paborito namin dito kasi maganda yung view tapos open air. Marami nang nagsulputan ng mga kapihan at kainan dito sa unahan ng Mountain Brew. Isa itong naging epekto ng pagdami ng turista sa Kaybiang. Magandang indikasyon ito sa tourism potential ng area. Kailangan lang ma-regulate ang pagtayo ng business at ma-manage ang negative impacts tulad ng overcrowding, traffic at basura. Ito nga palang Mount Palay-Palay ay na-establish bilang National Park and Game Refuge and Bird Sanctuary noong 1976 pa. Pero noong 2007, na-designate ito bilang isang protected landscape. Ayon sa batas, hindi naman pinagbabawal ang recreational at economic activity sa protected landscape. Kailangan lang ng harmonious interaction between man and land. Ibig sabihin, kailangan yung activity ay hindi nakakasira sa ecology ng area. Marami kang pwedeng gawin dito. Pwedeng mag-mountain climbing sa Pico del Oro at iba pang mga peaks. Pwede rin mag-swimming sa mga coves at beaches. Favorite namin na puntahan yung Paniman Beach sa loob ng Puerto Azul. Eto, papasok na tayo sa Kaybiang. Walang tao, tapos mukhang sarado rin yung mga tindahan sa gilid. Mga 300 meters nga pala ang haba nitong tunnel na to. Nakalusot na kami. Di kami inarang kahit saan. Kung kami nakadaan as joyrider, bakit hindi pwede mga bikers? Parang may discrimination, di ba? Kaya naman siguro nilang sundin yung rules. Hindi ba pwedeng i-allow ang passage ng bikers kagaya ng ginawa namin?
Ganda ng dagat. Yan yung pinasarado ni Gob. Kasi sabi niya wala daw CR, walang lifeguard, nakakalat yung mga tao, walang maayos sa parking, tsaka walang mga business permit yung mga nakapwesto dyan. Makikita niyo yung mga bar-bar, talagang parang gusto niya sabihin, oops, bawal, hanggang dyan lang kayo sa labas, hindi kayo pwedeng pumasok. Ay, marami talaga tayong restrictions ngayon dahil sa pandemic. Mangarap na lang tayo kung ano ang dapat maging new normal or future natin. Imagine ko lang kung ikaw yung biker, pwede ka magkape dun sa Ternate. Tapos ahon ka ng bundok, tapos pagbaba mo dito sa Nasugbu Beach. Di ba ang saya? Mahalagang masuportahan natin ngayon ang mga outdoor activities na beneficial sa mental at physical health ng tao, kagaya ng biking. Basta alone or with small groups at nakamask, mababa ang risk ng COVID transmission. Wala rin carbon emission ng biking at konti lang ang street at parking space na kailangan kumpara sa kotse. So instead of banning biking, why not gawin nating isang scenic bikeway ang highway from Ternate to Nasugbu? Walang opisyal na definition ito sa batas, pero ibig sabihin lang, isa itong ruta na dumadaan sa lugar na maganda ang natural scenery. Sa ibang bansa, ginagamit ito upang ma-promote ang bike tourism sa kanilang lugar. Kung may ganitong official na designation o policy, may rason na protektahan ang natural scenery at mag-invest sa supporting infrastructure, amenities at services. Nasimulan na ng local government mangolekta ng fees bago pa yung ban. Pero kailangan ma-organize yung entry at exit para hindi dagsaan yung mga tao. Maiging magkaroon ng clear entry points o gateways kung saan pwede maglagay ng parking, CR, kainan, emergency support at registration area. Pwede rin mag-designate ng picture taking areas kung ayaw natin na magkumpulan ang mga tao sa Kaybiang. Ang ganitong pagpaplano ng isang tourist site ay maaaring gawin ng mga environmental planners at landscape architects kasama ang government at iba pang eksperto. Bukod sa bikeway, pwede rin mag-organize ng car-free day sa Mount Palay Palay, kung saan libreng mag-hike or mag-bike ang mga tao na walang motorized vehicle. Na siguro kailangan ng hiwalay na bike lane kasi konti lang naman ang dumadaan. Ang importante lang, may speed limit. Pero kung extend ang scenic bikeway sa Nasugbu kung saan maganda rin ang tanawin, pwedeng pag-aralan na maglagay ng hiwalay na bike lane dahil mas malawak yung daan dito. Kung lalawakan pa natin ang ating pagpaplano, pwede rin magkaroon ng scenic bikeway loops all around the Cavite and Batangas area. Biking popular ngayon ang biking not only for commute but also for recreation and leisure. At ito ay isang new normal na hindi dapat iban kundi suportahan. Dito na naman kami sa Antero Soriano Highway. As usual, traffic na naman. Pero okay lang kasi energized naman kami sa trip namin kasi gaganda ng scenery talaga na napuntahan. Ito nga pala ang gusto namin gawin sa next video, ang ating proposal for Antero Soriano Highway. Dito maraming mga factory workers na nagbabike kaya lang nakakatakot kasi ang daming malalaking truck. Nakakita rin kami dito nung aksidente minsan. Nahagip yung isang pedestrian habang tumatawid. Pag-aaralan natin kung paano ba ito gawing mas safe para sa cyclists at pedestrians. Kung gusto mong makakita ng similar videos, please subscribe to our channel. Also, meron kami ditong mga house designs para sa mga gustong tumira sa farm. Kasi yun ang gusto naming gawin. Until then, keep safe. Ito po ang Pinay Architect nagsasabing, kung pag-aaralan, may paraan. At kung mag-aambisyon tayo, kailangan may plano.